and welcome back to my channel, and it's me again, Marty Sherwood. And in this video, we're not gonna talk about the rhinoplasty, the visa, or travel block. We're going to talk about the TMJ disorder, or the temporomandibular joint disorder. So, kailan ba nag-start yung paglalak ng jaw ko? And paano ko nga ba nalaman na meron akong TMJ disorder? So, way back January 2022, nasa US ako na. So, kumakain lang ako ng fries, tapos bigla na lang nag-lock yung jaw ko. So, wala naman akong ibang magawa. First time ko naman na nag-lock yung jaw ko. And alam kong ang sakit dito kapag sinusubukan ko i-close yung mouth ko. So, nirelax ko lang siya and minassage ko siya ng minassage for 2 to 3 minutes. I think nawala yung paglalak. Then, after nun, naulit pa yung paglalak pero hindi naman siya everyday. Then, lumipas yung mga ilang buwan, naglalak pa rin siya, minsan 4 times a week, minsan every other day, ganyan-ganyan. So, pero saglit na lang talaga yung paglalak niya. Then, umuwi ako ng Pilipinas ng July 2022. Ano na siya, naging every other day na siya, napapansin ko na talaga, madalas na yung paglalak. Pag kumakain kami ng lunch or dinner or something na talagang ingunguya ko siya, bigla na lang siya maglalak. Pero ang nakakasanayan ko lang gawin is imamassage ko lang siya hanggang sa mawala, or minsan kumakain ako ng bubble gum para lang hindi siya na-stuck. So, parang ina-exercise ko siya sa bubble gum. Tapos, after ng ilang buwan ulit, so for 6 months na na-experience ko yung paglalak ng jaw ko, wala akong ginagawa, hindi ko pinapa-check up. And siguro nagsasearch ako, pero as in nagsasearch ako, nagbabasa-basa lang ako kung bakit. And then, dumating si January 2023, nag-worry na kami ng sister ko kasi yung paglalak niya is sobrang everyday na siya, and every meal. Bawat kain ko talaga naglalak na siya, tapos everyday pa yon. So, lagi akong worried kapag kumakain ako, kailangan ko siyang alalayan na sana huwag maglak, pero naglalak pa din. Tapos, yung clicking dito, as in ang yung clicking niya, sunod-sunod at ang lakas-lakas. Kapag ginagamit ko talaga ako, sasalita lang ako, yung clicking niya malakas. Then, nag-decide na nga ako na pagbalik ko ng Philippines. Kasi yung January 2023 is nasa Singapore ako. Balik ko ng Philippines ng February 16. I went to a doctor, a TMJ doctor. And marami siyang ginawa sa dito ko, and mga minassage niya rin dito kung anong mga nangyayari possible. And then yung bite ko, tinignan mo, chinek niya lahat. So, nung narinig niya yung clicking, sabi niya, bakit mo yung kulang daw din nila sa doktor na gano'n nakalala yung clicking. And yung bite ko is hindi siya pantay sa pinaka-bite, sa center ng teeth natin. Basta iba yung bite ko. So, ang tinanong ko kung anong solution na yung dapat na gawin. So, dito na pumasok si spleen. Kailangan kong mag-spleen ng 6 to 8 months para ma-correct yung alignment ng jaw ko. So, super pricey ni spleen. Para sa akin ha, basta pricey siya. And then, nagpasukat ako ng Feb 17 ng spleen. Sinuot ko siya ng Feb 20. Nag-start akong suotin siya ng February 20. Then, pagkalagay pa lang ni spleen, as in, para siyang magic, na wala yung clicking. Then, wala pang 24 hours, I'm trying to eat some food, pero ano lang naman, soft diet kasi talaga kapag nag-a-adjust ka pagkalagay ng spleen. Pero I'm trying naman na makanguya ng mga ibang food na kaya. Hindi na rin naglalaki yung jaw ko. So, 3 days adjustment, and kumakain pa rin naman ako ng mga, for example, yung mga veggies, pero super binoil na talaga siya para malambot na lang. Then, lumipas na yung mga ilang linggo, one week nang lumipas, ayun, super, sanay na ako sa spleen. Kaya yung daw ako magsalita is medyo naapektuhan siya sa spleen nung una kasi hindi pa nga ako sanay. Pero ngayon, okay na siya. So, sabi ng doctor is kailangan ko nga pong gamitin si spleen for 6 to 8 months para ma-align yung jaw. Pero baka po by May, malagyan na ako ng brace sa upper teeth kasi nagkaroon, nung inalign po yung jaw ko, nagkaroon ng malaking space dito sa right side, sa may upper teeth. Kailangan po siya naka-align talaga sa teeth kapag mag-chew po ng food. Kailangan ko nga po maglagay ng brace for 1 year para lang hindi na bumalik sa dating bite yung lower teeth ko, and maging stable na po yung ayos ng jaw ko.
So, sa taas is praise, tas sa lower teeth ko is yung spleen. Price it in sea braze, pero buti, upper teeth lang yung lalagyan. So, ayun, yung paliwanag ng doctor naman kung bakit ako nagkaroon ng TMJ disorder is when I was grade 4, I think, na nagpabunot ako ng ipin dito, bagang isang piraso. Tapos, grade 4 ako nagpabunot and napalagyan ko siya ng crown 2021. Tapos yung teeth ko, iba na yung naging form. Para siyang naging paslan siya. Very, very light lang naman. Pero nagkaroon ako ng adjustment sa pagbabay dahil dun sa crown. Kaya nagkaroon ako ng TMJ disorder after how many months na nailagay yung crown. Yun na yung naging dahilan. Kung bakit ako nagkaroon ng TMJ disorder. Pero case-to-case basis din ang pagkakaroon ng TMJ disorder. Hindi lang porque nabunutan ka, magkakaroon ka rin ng TMJ disorder. So, hindi ganon. So, yung iba is na aksidente and naapektuhan yung jaw nila dun sa aksident. Ayun, kaya nagkaroon sila ng disorder na yun. Or yung iba naman is bigla na lang nag-lock out of nowhere. May mga ganun, okay naman yung alignment ng teeth, okay yung bite, wala naman silang problema, pero bigla na lang nagkaroon ng TMJ disorder. So, iba-iba, case-to-case basis din. And makikita naman yun ng doctor na titingin sa inyo kung ano talaga yung situation ng jaw nyo. So, nakita naman sa x-ray ko is yung buto ko nga dito is kailangan may space daw. Pero kumukunti na yung space and hindi siya naka-align. So, yun talaga yung purpose ng splint. Yun yung first step para may align yung jaw splint. And then next is brace na nga po. Sana nagkaroon kayo ng idea about TMJ disorder sa video na to. And if you experience ng paglalak ng jaw at madalas and ang lakas ng clicking, please, punta na po kayo sa doctor para malaman ng doctor ko ano yung dapat gawin sa inyo before it's too late na baka bigla kayong humikap and super laki ng bunganga nyo pagkahikap na yon and you don't know what to do. Tapos, medyo baka maging worse na yung situation bago nyo pa ipatingin sa doctor. So, please see a doctor po kung nakaka-experience na po kayo ng malakas na clicking and madalas na paglalak. And again, thank you for watching and don't forget to like and subscribe.